Hello po sa inyong lahat. Kumusta na? Sana po lahat kayo ay okay. Time check, 3:15 p.m. dito po sa Canada. And October 10, Thanksgiving Day. I'm driving on the way to my father. But anyway, let's talk about life here in Canada. Dito sa Canada, ang buhay ganito lang. Pag weekend at long weekend, at may mga occasion na ganito, ay that's the time to see your loved ones, friends, and gatherings, and so, and the rest after that, back to work. Work home, work home. Kailangan nyo magtrabaho to survive. Dito pa naman sa Canada, ay nagtaasan ang rent. Ang rent ngayon sa apartment, ang one bedroom ay 1,200 pataas. Kaya pag ang sweldo nyo dito sa Canada ay minimum lang, ay mahirapan kayong magsarili ng inyong apartment. O hindi nyo kaya magsarili. Kailangan nyo ng katulong. So pag minimum lang po, kasi ang minimum po sa Canada ay sa $16. Sa akin pagkakaalam, tataas ata ito lately October, or nakataas na maybe 16.25. But anyway, sa mahal po ng rent ngayon. So kung minimum lang kayo, ang ginagawa ng mga tao dito, naghahanap ng room lang na one room, like one bedroom na sharing, like sa isang bahay mayroon sa basement or sa taas na pinaupahan, ay di yun ang inyong kwan na pwedeng kuhanin. Siguro ngayon 650, baka may makuha pa na mura na 650 ang upa sa bahay. Pero rather than that, alam ko 700 pataas. Pwede rin sa mga kaibigan na may apartment, di magse-share kayo sa one bedroom. Share kayo, dalawa kayo doon sa one bedroom. So, hati kayo doon sa inyong babayaran sa room. Bukod doon sa kwan, utilities lang naman ng apartment, ikwan. Yung electric. Electric lang naman. Kasi yung tubig at heating sa apartment, sa gitna ng apartment eh. Ewan ko ba naman kung bakit bigla na tumaas? Kung wala pa naman na crisis, dapat yung presyo, kumbaga stable lang. Pati lahat ng bilhin, pagkain, my God. Yung prutas nga dati, lagi akong bumibili gaya nung red berry, blueberry. Ay nga, hindi ngayon ako makabili ng gaya nung dati. Ako, nakabili ako kasi sale. $1.88. So bumili ako. Kasi pag hindi sale ay $4.99, $5.99. Yun ang presyo. So kahapon jackpot $1.88. Sinail yun kasi Thanksgiving ngayon, sarado ang mga store. Guys, sa Chinese nung isang the other day, rambutan. Madala ko bumili nun eh. Pag napapaibig lang talaga. Ay ngayon nag-sale siya, $2.88. £1. So bumili ako kasi usually ito ay $6.99 or 7 pataas ang rambutan, lalo na rin ng lansones. Kaya madala ako makatikim ng lansones, talagang ibig na ibig kala ay di pagtsatsagaan.
napakamahal. Yung loto nga pala ngayon, ang laki-laki. Bali yung jackpot, pinaka main jackpot ay yung Loto Max, $70 million. Ang swerte naman ang tatama nun. Tapos meron siyang consolation prize na $58 million. So kada isang set ng number, ang tatamaan niya ay $1 million. Kailangan makuha niya yung buong number. So you have a lot of chance na manalo. Even though mahirap pa rin, napaka slim pa rin para kay manalo. Gusto kong itamaan na, nagagastusan ako eh. Lumalaki yung taya eh, hindi naman natama. Shout out nga pala sa iyo, Arman. Thank you. Anyway, papanoorin to, so thank you. So hindi ka alis kasi nasa iyo si Amanda. So ako naman, agenda ko today is to see my father and my sister. Tutusin, parang itong hayong kwan eh. Matatanda kung ako pupunta na hindi pa kami magkakasama-sama kasi hindi ko alam kung yung brother ko ipupunta doon. So pag nagpunta doon yung brother ko, hindi magkakasama-sama kami for one time Thanksgiving. ID, wow! Tapos bukas, trabaho na naman. Susunod naman na occasion dito na kwan eh, not really eh, kwan. Tawag dito? Yung Halloween pala. Tutuwa na naman mga bata. Maraming chocolate na makakaroling. Mga ibang Pilipino, nakakaroling yung mga anak. Tapos yung mga chocolate na nako, papadar sa Pilipinas. Grabe nga naman dito. Lobo ang kwan eh. Mga bilihin. Dati yung favorite ko sa Chinese na green bean na may kasama yung mga isda maliliit. Ay dati 1375 nung nag-lockdown, $17. Ay nung matapos yung lockdown ikon eh, $21.48. Ay di, wow. Grabe. Grabe talaga. Ganda ng sikat ng araw. Kaya lang mainit siya. Ito nga cellphone ko na dito sa harapan eh, umiinit eh. Nabinuhay ko pa rin ng aircon sa dashboard para makatulog. Ako medyo matatagalan pa ako. So mga another panawar pa. Hindi ako dumaan sa highway. Baka traffic. Loko ba naman? Pag doon ako nadaan, malimit ako nawawala. Buhay sa Canada. Sarap talaga buhay sa Pilipinas pag kami pera. Dito, buhay ko ni. Trabaho, bahay, pag weekend, get together, pamilya, kaibigan, and that's most about it. Sige po, kakanta na po yung aking video dito.
thank you po. At ingat po kayong lahat. And God bless you all. Bye-bye for now.